na-detect na rin sa Pilipinas ang isang o ang dalawang sub-variant ng Omicron, ang BA.1 at ang BA.2, o itong tinatawag na stealth Omicron na predominant ngayon sa ilang rehiyon sa bansa. Sa kabila dyan, iniulat naman ng Okta Research na muling naitala ang mas mababa sa 1 na reproduction number sa Metro Manila. Yan po'y indikasyon na bumabagal na ang hawaan ng COVID-19 dito po sa National Capital Region. Si Mark Fetalco sa detalye. Rise and shine, Mark. Kinumpirma ng Department of Health na naitala na sa bansa ang dalawang sublineage na masakakahawang Omicron variant, ang BA.1 at BA.2 o ang tinatawag na stealth Omicron. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, BA.2 na ang predominant o pinakalaganap ngayon sa karamihan ng mga rehiyon sa bansa at pinakakomon sa mga local cases. Nadetect na rin ito sa 49 na mga bansa at 17 US states. Ang BA.1 naman ay nakita na rin sa 8 rehiyon sa Pilipinas at predominant sa Region 5 mula sa mga returning Filipinos. Sa ngayon, kailangan natin maipaalala at tandaan ng ating mga kababayan, walang nakitang significant difference sa clinical presentation ang BA.1 at BA.2, at kinakailangan pa rin po ng masusing pag-aaral dahil limitado pa rin naman ang ating mga obserbasyon na nakukuha dito. Sa harap naman ng ilang pag-aaral na nagpapatunay na tumatagal ang Omicron variant sa mga inanimate object gaya ng mga plastik at balat ng tao kumpara sa ibang variant, tiniyak ng mga eksperto na hindi ito nangangahulugan na agad itong maililipat sa mga tao. Pero paalala nila, napaka-importante pa rin ang hand washing at saka paghugas ng kamay, alcohol, no, over the other barriers like using the plastic barriers. Napaka-importante pa rin ang pagsuot ng face mask, at kung nandun ka sa isang lugar na medyo hindi maganda ang ventilation, napaka-importante pa rin ang face shield at saka physical distance. Kahit gaano pa kakatagal mabuhay yung virus sa isang surface, for so long as malinis yung kamay natin at hindi natin ikukuskus sa ilong, sa bibig, sa mata, wala siyang paraan na tumalon para pumasok sa katawan natin. Sa pag-aaral naman ng Okta Research, mas mababa na sa 1 ang reproduction number o bilis ang hawaan ng COVID-19 sa Metro Manila. Huling naitala ang ganitong kababang reproduction number noong December 23, 2021. Sa kabila nito, paalala ng DOH. Ito pong effective reproduction number, hindi porke below 1 ay wala na tayong mga kaso at maliit na. Sa ngayon po, ang reproduction number is 0.5. This is how much an infected person can infect another individual. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.